Mamaya na. Oo, kaya ko yan. Wait lang. Matagal pa naman ang deadline. Ikaw ba ang tipong mahilig magpa-delay-delay ng mga bagay na dapat nang magawa? Ito ay pakiramdam na karamihan sa atin ay nakaka-relate from time to time. Yung tipong may importanteng bagay ka na dapat magawa, pero ipagpapaliban mo muna o may gagawin kang iba. Pagpapaliban, or in English, procrastination, na mula sa orihinal na salitang Latin na procrastinatus. Ang prefix pro, meaning forward, and crastinus, meaning of tomorrow. Ito ay described as self-regulatory failure kung saan ang isang individual ay ipinagpapalibang gawin ang mahahalagang gawain voluntarily until to the last minute o kahit patapos na ang deadline. Kalimitan itong nakaugnay sa pagpapaliban sa mga gawain sa trabaho o pag-aaral, sa pang-araw-araw na gawain, attending appointments, at sa isang stressful na pag-uusap. Ayon sa pag-aaral, 15 to 20% ng mga adults ang naapektuhan nito. Mas mataas ang procrastination sa mga estudyante, kung saan 80 to 90% ang gumagawa nito. Ano nga ba ang mga sinasabing dahilan nito? May iba't ibang kadahilan ng nakapaloob dito, tulad ng personality traits, decision-making styles, pananaw sa oras, emotional regulation, at biological factors. Upang maiwasan ang procrastination, ito ang mga helpful tips. Get organized. Kung ikaw ay organized, magbibigay ito ng mas maayos at measured framework kung ano ang mas dapat na gawin. Eliminate distractions. Sa pamamagitan ng pag-eliminate ng makagagambala sa ating paggawa, ay mas mapapabilis nating matapos ang isang gawain. Prioritize. Gumawa ng listahan ng mas maunang dapat na matapos, then work your way down the list. Set goals. Mas madaling mag-umpisang gumawa kung magsisimula sa simple and reachable goals sa halip na harapin ang isang malaki at malabong plano. Set deadlines. Mahalaga na mag-set ng specific date kung kailan mo gustong tapusin ang iyong dapat magawa. Kung mas maagang matapos before deadline, the better. Para kung may dapat pang ayusin, may extra time pa to do it. Take a break. Take a 10 to 15 minutes break every now and then. Do anything na mag-aalis ng iyong isipan sa dapat mong magawa and allow yourself for a little relaxation. Reward yourself. Kapag nakatapos ng isang gawain, consider giving yourself a reward. Rewarding yourself ay magbibigay ng insentibo upang mas mapabilis ang ating dapat na gawin. Hold yourself accountable. Laging tandaan na you are responsible sa mga bagay na dapat mong magawa at tapusin na gawin. If you need help upang ipaalala ang tungkol dito, lumapit sa kaibigan o miyembro ng pamilya to check up on your goals, deadlines, at accomplishments. Kaya sa susunod na maramdaman mong magpaliban na magawa ang mahalagang gawain, think twice. Hindi naman ito pagiging tamad, pero mind you, no to procrastination. Dahil hindi ito magbibigay sa atin ng positibong pag-uugali. Kung ano ang dapat mong magawa, lalo na at mahalaga. Don't delay! Gawin mo na agad! You can do it!